Hi, maulan na hapon sa inyong lahat. This is John. May kwento lang ako regarding British cycling and marginal gains. Okay. Why British cycling? Because since 1908 up to early 2000, the British only won one gold medal in Olympics and never won any Tour de France title for more than 110 years. So, meron palang isang bike manufacturer na nilapitan nila to sponsor them or para bumili sila ng equipment noon, but they were denied because of nag-worry yung manufacturer na baka maka-apekto sa sales nila pag nakitang gamit ng mga British yung equipment nila. Ngayon, ganun ka ano ang performance ng British cycling during those years. So, in 2003, British cycling paid change. They hired Dave Brailsford as their performance director. Ayan. So, Dave Brailsford emphasized on marginal gains. Ano ba yung marginal gains? Marginal gains is that small yet significant improvements can lead to monumental results. Yun. So, anong ginawa ni Dave Brailsford? They redesigned the saddle na make the riders comfortable. Yun. Tested various fabrics kung alin yung mas mag-i-improve kahit by 1% lang yung mga cyclists nila. So, isa sa ginawa nila doon, yung pang-indoor na kit na gamit ay pinagamit nila sa outdoor. Na yun, na-realize nila na mas magaan pala yun at yun ang pinagamit doon sa team. Yun. So, Dave Brailsford is really, ano, kahit na 1% improvement lang, inagaano siya. So, small gains will help. Ayan. Not only that, his team, ayan, never stop, including pati sa pag-search, sa pag-test ng mga gel na ginagamit, yung sa pag-massage, kung alin dun yung pinaka-mabilis magpa-recover sa kanilang mga athletes. Ayan. And not only that, pati yung mga pillow and mattresses, tinry din nila doon sa bawat athlete nila kung saan doon ang pinakamasarap ang tulog ng bawat athlete nila. And they also hired surgeons para turuan kung paano magsabon ng mabuti ang mga athletes nila that they will not catch cold. Ayun. Ganong katindi ang ano ng British cycling talaga. So after 5 years, after Dave Brailsford emphasize on marginal gains in 2008. Ayan na, nag-umpisa na. In Beijing Olympics, the British cycling won 60% of the gold medals in track cycling. Okay? And in 2012, after 4 years, 9 Olympic records ang na-break ng British cycling and 7 world records. Ayan. That same year, Bradley Wiggins won the Tour de France. He is the first British champion ng Tour de France. Imagine that, 110 years, wala silang nakuha. But, dahil sa marginal gains, napag-champion nila. And after that year, Chris Froome naman na nanalo ng Tour de France. And then, Chris Froome also won in 2015, 16, and 17. Ayan. Giving them 5 Tour de France champion in 6 years. Ang galing, no? Ang galing ng British cycling. Ang galing ng marginal gains, di ba? They also won medals in Paralympics. Kaya yun, yung palang 10 years na hawak ni Dave Brailsford ang British cycling, yun, and I widely regarded as the greatest and most successful run in cycling history. Ayun.
dahil lang yan sa marginal gains. So tayo ngayon, let's start siguro na mag-ano rin tayo sa marginal gains natin. Pag-aralin din natin kung saan tayo komportable. Sa bisikleta natin, sa equipment natin, ayun. Pag-anuhan natin, malay natin, di ba? Mag-improve tayo. So, wag natin balayin kahit 1%. By the way, during those years nga pala na nakita natin kung ano-ano yung mga lumalabas na mga parts, di ba? For example, yung oval chain ring, luwabas ulit, nakita natin si Chris Froome gumamit niyan. And then, yan, nakita natin may mga lumalabas na na malaking pulley. Ayun. So, yan, nakikita natin doon. Ano bang ano noon, nung mga, kung bakit nilabas nila yan. Yan nga, tinest nila, so may marginal gains doon sa paggamit ng mga equipment na yon. So, kahit 1%, may improvement pa rin. Meron pa rin, ano, effect. Okay? During those years pala, naglabasan din yung mga helmets, aero road helmets. Then yung iba yung gamit ng sprinter, iba yung gamit ng mga climber. Helmet. Pati yung mga pang time trial na helmet, improve din yan. And then, basta more on aerodynamics ang development during those time. Ayun. Shout out nga pala kay Sir Rick Rodriguez, Sir Bong Sual, Coach Joselito Gado Santos, John John Eugenio, and kay Engineer Wally Cruz. Okay? Thank you very much po sa panonood nyo sa akin. Sa iba naman po, please, kung ngayon lang po kayo sa page ko, sa channel ko, please like and subscribe. And watch out for more tips, mga kwentong cycling, okay? Maraming salamat po. This is John. God bless.